na pamparami or pampalabas ng orgasm. Mahirap po kasi akong labasan, ma'am. Sana po mapansin nyo din ang request ko. Alam nyo guys, napakalaking factor po ano ng lifestyle natin, kung anong ginagawa natin sa buhay, at kung ano yung mga kinakain natin sa pang-araw-araw. Malaki po ang impact nito sa kalusugan natin. So, bukod sa kailangan na mentally and emotionally stimulated tayo, no, yung brain natin, kailangan nagsasabi yan na ready ka mag-release. Yan po ang pinakamalaking sex organs, ang brain natin. Kasi dyan po lahat nagsisimula kung bakit nakakatapos tayo, kung bakit hindi tayo natatapos. So, posibleng nasa lifestyle mo po iyan sa mga kinakain mo. Ang sperm quality po is one of the prime factors na makaka-affect ng inyong fertility. Katulad din po yan ng ibang organ ng human body natin. Ang reproductive system po ay nangangailangan ng maraming nutrients and vitamins in order na makagawa ito ng tama. At malaki po ang influence ng mga kinakain natin para mag-increase yung production ng testosterone, yung sperm count, as well as sperm motility and quality. So, there's a lot of food po na pwedeng maboost ang ating sperm count. Isa na po dyan ang eggs, yung nilagang itlog. Ang eggs po ay isang healthy option sa no para mag-increase ang ating sperm count dahil ang itlog po ay maraming protina. Makakatulong para magkaroon ng maayos na production ng stronger and healthier sperm count and improve fertility. Pangalawa, spinach po. Ayan, alam nating lahat yan. Favorite ko din yan. Ang spinach po ay mayaman sa folic acid. So, malaki pong tulong ito para magkaroon ng magandang development ang ating sperm. Ang higher level po ng folic acid ay makakatulong para mabawasan po yung abnormal sperm sa semen natin. Sa pagbaba ng abnormal sperm natin sa semen, ito naman po yung chance na magkaroon ng successful penetration of the sperm into egg. Pangatlo, huwag din po natin kalimutan na kumain ng saging. Huwag lang yung hinog na hinog kasi masyado ng matamis yun. So, mataas na yung sugar content nun. Mayaman po ang saging sa vitamin A, vitamin B1, vitamin C na pwedeng tumulong para magkaroon tayo ng healthier sperm. Ang sperm count po kasi dumidepende yan sa dami ng vitamins na nakukuha niya. Nagko-contain din po ito ng rare enzymes tulad ng bromelain. Ang enzymes na ito po ay napiprevent niya ang inflammation sa loob natin. At tumutulong ito na ma-improve yung sperm count natin and quality. Huwag din po natin kalimutan ang ika-apat, ang pagkain ng asparagus. Ang asparagus po ay napakayaman sa vitamin C na kinakailangan ng sperm para maging healthy. Tumutulong po ito na labanan yung mga free radicals at pumoprotekta po ito sa testicular cells. Panglima, kung nahihilig ka sa tsokolate, tanggalin mo yan. Better na palitan mo yan ng dark chocolate. Ang dark chocolate po ay loaded ng amino acid. So ito po ay tumutulong na magkaroon ng higher sperm count and volume. Huwag naman po kumain ng sobrang dami, moderate lang po. Huwag na din po natin kalimutan ika-anim ang pagkain ng mga nuts. Yung mga walnuts, seeds, pumpkin seeds, yan, maganda po yan. Ang mga nuts po ay magandang source ng mga healthy fats and protein. Pumpkin seeds, yan po yung buto ng kalabasa. So, dyan sa atin sa Philippines, madami yan. Kahit sa mga sari-sari store, marami yan. Kasi ang pumpkin seeds po ay mayroong phytosterol. Ito po ay kilala na tumutulong para mag-improve ang testosterone production sa katawan. Last one, idagdag po natin dyan ang mga pagkain na mayaman sa zinc. Ang zinc po, malaki po ang ginagampanan niyan na role para magkaroon tayo ng healthy sperm. Example po dyan, yung mga barley, yan, beans, and red meat. So, wag lang po masyado sa red meat, lalo na kapag nagkakaedad na. Pwede naman po kumuha sa ibang pagkain nun na mayaman din sa zinc. Ang kakulangan po sa zinc ay pwedeng mag-lead na mag-decrease ang ating sperm motility and reducing fertility. So guys, diba, ang laki ng impact, ang laki ng influence ng mga pagkain para sa usapin to. Sabi nga nila, kung ano yung kinakain mo, yun ka. Yun ang magiging resulta ng kalusugan mo ngayon. So, good exercise, pagkain po ng tama,
at pag-iwas sa mga bisyo ay malaking tulong para ma-maintain natin ang healthy body at makapag-perform pa tayo ng maayos. Minsan kasi akala natin kaya natin dahil malakas pa yung isip natin, pero yung katawan natin hindi na pala sumusunod.